Okay, good afternoon mga motoligan. So dugtungan natin yung last vlog natin regarding XJR 400. So ito naman yung Keyway Coffee Racer 152 natin na ginawa natin actually hindi ginawa, kinorek natin yung pagka-bobber niya. So naka-bobber setup na yan dati, pero hindi yung talagang forma na kaaya-aya. So ang ginawa natin is kinorek natin. Kita niyo naman yung hinaba ng swing arm niya, yung naging reposition ng elbow hanggang sa exhaust. Itingnan natin, tiningala natin yung fender, ni-reframe, nilagyan natin ng pillion seat na removable para maging carrier single seat. So, no. So hindi ko muna i-explain lahat yung mga ginawa natin. So yung foot peg, brake system at forward controls is binago rin yan. Repeat natin. So next time ko na explain yan pag gawang-gawa na talaga. Pero eto na talaga yung forma na gusto natin mangyari. Alright. So nakikita nyo naman, ibang-iba na yung itsura nyan. Halos yung engine na lang yung mag-i-indicate bilang Keyway Coffee Racer 152. So yun, sana at sigurado naman akong matutuwa yung may-ari, which is nangyayari, tuwan-tuwa naman talaga siya. So excited na daw siyang umuwi para makita itong bike niya. So ayan lang, teaser lang muna dito sa CR152 natin. So malapit na rin ma-out yan dahil pauwi na rin yung may-ari galing barko. Tapos na-release na natin. So babalik tayo dito sa isa pa nating project, which is yung gagawin din bobber, etong SZ150. So nakita nyo naman yung swing arm na extended na. So proceed tayo sa repaint, pag-fabricate ng mga ibang parts. So meron pa kayong aabangan na isa. Alright. Good evening mga kamoto huligan. So ngayon is papunta kami ng Khoisan ng ating mga gang para food trip sa resto nila po toy. So dala ko si Sadie, katabi niya si, wala pong pangalan, si XJR 400. Ayan. Si Happy na lang, yung joke lang. Para magkamag-anak lang eh, oh. Ayan yung dalawa. Kapihan Blues. Mom on Friday. Good evening mga moto hooligan. So okay na kachat-kachat ni Oti yung sa shocks na ginawa ni Master Putoy. So it's been a long time since hindi tayo nakapag-update sa project na to. So ayan ang progress ngayon. So inuna ni Master Putoy ang fork para kita na yung stance. Ayan. So ang mangyayari is meron siyang shock sa gilid. Master Putoy, pakisabit nga lang. So bali dito siya manggagaling sa bandang likod. Detailed. Wala tayong gumagawa ng mga robotics. Sorry, yan, dito yan. Wait. Ayan. Andyan yan. Okay. So sa ngayon yun ang ginawa ni Master Putoy, yung fork ni Elias. Ayan. Alright. Good evening ulit mga kamoto hooligan. So Wednesday night. Ayan, in-stable na ni Master Putoy yung sa girder. So ang kailangan na lang gawin is yung shock mounting. So may gagawin pang adjustment at bagong pagko-custom yan si Master Putoy para dyan.
Ayan, pero stable na siya. Alright, so abangan nyo tong bike na to. Ah, hindi namin masyado siguro maipopost lang dahil balak namin siyang i-entry or surprise build. Malaman natin, who knows, nag-aantay lang kami ng magandang opportunity na event para ma-showcase natin tong kakaibang naisip ni Master Potoy dito sa bike kong si Elias. Pero konting update lang pala din dito sa Yamaha SZ. Ayan na yung fenders. Laki. So magkakaporma na rin unti-unti. Tapos yung Rango ni Christopher, tinatrabaho na rin yan. Minor lang naman yung mga gagawin dito kasi mostly mga mods naman ni Chris yung nasunod na dyan. So para lang din mabuo, for the sake na mabuo, na kaaya-aya din naman. Alright, so ito is hindi namin to talaga build, si Christopher yan. Tinutulungan lang namin siya. So dalawa yung finofocusan natin dahil pinapatuyo pa lang maigi yung tank sa CR152. Pero halos tapos na yan talaga. Kaya nahanapan ng oras ni Master Potoy na harapin tong bike ko. Okay, so ano mga iniisip mo, Potoy? Dito yung shocks. Diyan yung shocks. Ayan, so yun yung pa-fabricate niya pa. Kung gano'ng kahaba pati yung plate. Okay. Ayan, so yun lang naman yung update. Alright. And good evening. So kasama ko si Sir Pat, tsaka si Paolo. So magkapatid sila sa kanila tong Victorino. So Sir, anong mga mods ang naiisip mong gawin sa kanya? Nag-uulo lang kami. Actually, ano, camping trip. Okay. Palagyan natin ang andito ng side rack. Isang maliit, isang malaki sa kanan, sa kaliwa. Okay. Tapos gulong, siguro mga 17 or 18. Kasi yung stock nga is 15. Silang, para tumasta siya. So, ideal is parang scrambler touring type. Semi, oh, yun na. Ayan, sa'yo naman, Sir, Paolo. Ganun din. Mahilig ba rin kayo mag-camping? Actually, nag-adventure din kami. Ah, talaga? Tatlo kaming utol ko, tapos airpad ko. Okay. Maganda pala masama kayo sa amin. Yun nga eh. Yun yung trip namin eh. Camping. Next time, yun nga, tatanong ko pa lang sa'yo kung kailan ulit yung next camping. Sige, sabihan ko kayo. So, ayan. So, may mga gusto silang mods na gawin dito. Basta pag nabuo na yung bracket. So, para maging practical lang sa mga adventure trips nila, mga camping. Ayan. So, eto. Ang ganda ng kulay niya. Pagka torque. Ayan. Tapos eto is matte black ba? Ayan, matte black. Ayan. So, hindi natin ganun maano. Wala nang black. So, eto. Add-on muna to. Or stock to? Oh. Ah, stock? Tinanggal mo lang sa'yo? Okay. Pati yung ground part. So, ayan. First time namin, ano, actually nakakita na kami ni Potoy nito. Ngayon lang ako nakakita ng medyo harapan talaga. So, nakita natin na ganun pala yung pipe assembly niya. Tapos na paandar ko na rin kanina, ang ganda ng tunog ng stock pipe niya. Parang hindi stock. So, ayun. Sound check. Pakita pa rin ka natin. Sana makakuha sa vlog. Tunog ng stock pipe. Alright. Ayan, so, bali alis na si Paul, tsaka si Sir Patrick. Ayan, so, ayan. Thank you rin sa pag-avail, syempre, nung Auto Holy Gods. Salamat sa sponsor. Yeah. Thank you. Represent. So, ingat. So, taga Makati, Sir Paul, Sir Patrick naman is Imos. Ayan. So, babalik pa daw sila. Ayan. Ingat kayo. Alright. Ingat kayo, mga brother. Bye-bye. Ingat. Thank you. Bye, bro.
ingat. Next time ulit. Alright. So yun mga ka-motohooligan. So dito ko na muna tapusin itong vlog. Pakita ko na lang ulit sa inyo yung mga update sa mga susunod pa natin. So maraming maraming salamat, lalo na sa mga customers na nagpunta at na-feature dito sa vlog natin. At regarding din sa project bike namin ni Potoy na pampersonal na ginagawa, which is Project Elias. So yung mga step by step na nangyayari at yung mga almost finish na natin na build is na ipakita natin sa vlog na to. So maraming maraming salamat. Makita-kita tayo ulit. This is the Goon, and I'm fucking out.